Saan ba natin dapat simulan ang istorya tungkol sa isang lalaking nabuhay sa karahasan? Dapat siguro kung saan nag-ugat ang karahasan yun. Ang mga dahilan, mga pangyayari. Ganun nga siguro natin kailangan talakayin ang buhay ni Jose de Luna Saclao, higit na kilala bilang Pepe Saclao, public enemy number one ng Maynila at Central Luzon ng mga huling taon ng 1960. Sasaka siya ng kanilang lupain, pang-apat siya sa magkakapatid. Hindi sila kayang itaguyod ng kanilang biyudang ina. Nagkahiwa-hiwalay sila dahil sa kahirapan. Ipinaampon sila at lumaki sa kandili ng iba nilang kamag-anak. Maliban sa ilang pagkakataon na nasangkot siya sa paghuli ng mga Carabao Rustlers, matiwasay ang buhay noon ni Pepe Saclao. Sige! Talagang matigis ang ulo niyo, ha? Talagang ayaw ko ipaawat sa pagnanakaw, ha? Wago! Huwag kayong magpapaputok! Hindi kami lalaban! Dalhin sila sa munisipyo. Sige, tabi! Akin ang baril mo! Madaling sumahin ang dalawang pinakamalaking dahilan na humubog sa marahas na katauhan ni Pepe Saclao. Ang kapangyarihan ng baril at ang amoralidad ng politika. Kung yun ang desisyon ng pamilya, wala akong magagawa. Ganyan lang ang pwede namin gawin insan. Tingnan mo naman ang kalagayan namin. Kayong dalawa na tumatapos sa pagka-mayor, pareho namin kayo kamag-anak. Paano yun? Para walang samaan ng loob, hatiin natin ang boto. Apat sa'yo, apat kay Serapin. Kung sa bagay, ganun na nga lang asahan ko. Magtatabla kami ni Serapin sa bahay na ito. Pasensya ka na, pinsan. Kung hindi nga lang si Serapin ang kalaban mo, walang problema. Eh bakit hindi niyo pinag-usapan niya noon? Ikaw muna ngayon at sa susunod na eleksyon, si Serapin naman. Hindi ho pwede yun eh. Inay, walang kamag-anak kapag politika ang pinag-uusapan. O paano? Eh alis na ako. May pa-meeting pa ako sa kabilang baryo. Maraming salamat sa apat na boto nyo. Asahan ko yan, ha? Oo, Inson. Siya nga pala. Pepe, sino ba iboboto mo? Wala pa akong desisyon sa ngayon, eh. Malamang magpapalabunutan na lamang kami. Ayos yun, di ba? Hindi naman tayo mag-iiba, Sir Pini. Bakit ka naman ganyan? Kung hindi ko na lang makukuha lahat ng boto ng pamilya nyo, kalimutan mo na pinakikiusap ko sa'yo. Hindi yata nagkakaintindihan ng kuya mo at si Serapin, ha? Aling Nelia, 20 mantika nga ho. Pero si Serapin, nakausap na kami. Pumapayag naman siya ng hati para walang samaan ng loob. Bakit naman ikaw eh? Hindi sa kanya na kayo boto lahat. Tutal, kaya ko naman ipanalo ito maski wala kayo eh. Kung bahala. Tara. Bande.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinito ang ating magiting na si Mayor Serafin Montes upang magpasalamat sa ating lahat. Ibladit niya sa inyo ang taus-puso niyang pasasalamat sa muli ninyong pagkakahalal sa kanya. Ilan ba naging lamang ni Serafin kay Rafael? Kunti lang ho, Inay. Ang balita ko lalabing sa lang eh. Nay, dadaan mo ang parada ni Mayor ah. Anong parada? Nagpapasalamat ko sa mga tao dahil nahalal siya. Nay, nandiyan na sila. Nakita ninyo sa ating mabuging mayor ay pinangako niya na lalo niyang pag-iibayuhin ang paglilingkod sa inyong lahat na mga nagmamahal sa kanya. Halika, panoorin natin. Kayo na lamang ho. Galit sa akin yan eh. Na mulit-muling nagpapasalamat sa ginawa ninyong pagkakahalal sa kanya. Jeding! Mga kababayan, si Mayor Jeding! Montes! Sandali lamang! Jeding, panalo tayo! Oh, hindi mo magbabatiin? Binabati ka namin! Mabuhay ka! Si Pinsan Pepe, nandiyan ba? Eh, nandito! Ubayin mo nga! Pepe, tinatawag ka ni Mayor. Pinsan! Halika't bumaba ka muna at magkausap tayo. Sige na. Pagbigyan mo na. Sige na. Tengo itong binabati. Pepe! Pinsan! Ano bang kailangan sa akin? Uy, batiin mo lang na ako. Nanalo tayo eh. Binabati kita. Salamat. Bukas, ha? Gusto kong magkausap tayo. Puntahan mo ako sa munisipyo. Bakit bukas pa? Bakit hindi mo nalaman sabihin sa akin ngayon ang gusto mo? Pinsang Pepe, kalimutan na natin yung mga hindi natin napagkakaintindihan. Tapos na yun sa akin lahat. Basta bukas, puntahan mo ako sa munisipyo. May trabaho ko ibibigay sa'yo. Alam ba ang trabaho ibibigay mo sa akin, Nisan? Hindi naman ako pwede dito sa opisina mo. Ni hindi ako nakatapos. Ikaw ang gusto kong maging personal bodyguard ko eh. Pwede. At ang unang gusto kong trabahuin mo para sa akin ay yung si Simon. Sino Simon yun? Kilala mo yun. Yun ang pusakal na magnanakaw ng mga hayop dito sa atin. Kilala ko na. Ngayon, pinsan, kumot ako'y nahalal na muli. Gusto ko namang gumawa ng kabutihan sa mga kababayan natin. Dapat lamang niyang pinsan. Kaya't pagsabihan mo siya na tumigil na siya sa ginagawa niyang pagnanakaw. Kung ayaw naman niya, sabihin mo lumipat na siya sa ibang lugar. Huwag dito sa atin. Oo, sasabihan ko. Papaano kung pumalag? Bahala ka na. Sagot kita. Nakayamar na yun sa pangalan mo. Hindi ako lasting! Uwiin tayo. Teka. Inumin ko. Saan ba tayo pupunta? Hindi ba tayo? Dito. Dali. Ano ba? Tatagpo ko na. Sayang. No, uwi na tayo. Dali ba kinikita mo rito? Ano? Bakit? Ano gusto mo? Gusto ko magkausap tayo sa labas. Maraming tao dito. Bakit sa labas pa? Eh, nandito ka na. Sino ka ba talaga? Ako si Pepe. Pepe Saklaw.
Ipinahanap ka sa akin ni Mayor. Para sabihin sa iyo, huwag ka lang tumigil sa bayan na ito. Bakit hindi siya magsabi? At bakit ikaw? At bakit niya ang pinalilipat ng lugar? Huwag ka sumigaw! Hindi bigay ka usap mo! Pepe, wala akong masamang ginawa kay Mayor. Parehas ang parting ibinibigay ko sa kanya. Mula sa dilihensya ko. At hindi ako nalalamang. Iyan ang sabihin mo sa kanya! Isa lamang ang pwede ko sabihin kay Mayor. Na ikaw ay pumayag ng malis dito. Ha? Yan ba ang gusto ninyo? Mga putang ina! Naginip lang si Kuya. Kala ko kung ano na nangyayari dyan. Matulog na kayo! Sama na pala ginip ko. Chupepe mo. Chupepe! O pwede na ba natin isang gupa ito? Pwede na yan, Mayor. Mayor! Si Pepe! Pepe! Ano ang balita? Insan, pwede bang makausap kita ng sarilinan? Oo ba? Halika. Oh, Pepe, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Nag-almusal ka na. Teka't magpapahain ako. Huwag na, Lourdes. Kumain ako bago kumalis ng bahay. Ah. Papalis kaya ta, ha? Oh, magsisimba ako. Uy, tanghali na. Oo nga eh. O paano? Maiwan ko na kayo. Ikaw na bahala sa kanya, ha? Oo. Papisan, mapo ka. Mukhang haggard na haggard yung mukha mo. Napuyat ka ba? Oo eh. Napatay ko na si Simon. Alam ko. Kagabi pa. May reklamo nga sa'yo sa munisipyo eh. Pero huwag mo intindihin yun. Ako ang bahala sa'yo. Hindi yun eh. Ayaw kong patulugin ni Simon. Pinagmumultuhan niya ako eh. Kalokohan! Bakit? Hindi naman ngayon ka lang nakapataya. Oo nga, pero mga napapatay ko noon. Mga kalaban. Hindi katulad ngayon, upahan ako. Nakukonsensya siguro ko. Konsensya? Pareho na rin yun. Masasanay ka rin kahit upahan ka. Basta pagpasensya mo na lang ako, pinsan. Talaga ayoko nang pumatay ng tao. Masisira ulo ko eh. Ayokong patulugin eh. Isinusuli ko ng baril mo. Sige na. Tanggapin mo na. Ikaw ang bahala. Pero itong tandaan mo. Oras na sumabit ka sa pagpatay kay Simon.
hindi kita tutulungan. Pero ikaw may... Halimbawa ako na. Mapapatunayan mo ba? May testigo ka ba? At saka sinong maniniwala sa'yo? Talaga palang hayop ka, Serafin. Ngayon ako naniniwala sa sinabi sa akin ni Simon. Bakit? Ano sinabi ni Simon? Na ikaw ay may kinalaman sa trabaho niya. Sa sinabi mong yan, maaaring hindi ka na makalabas ng buhay. Bakit hindi mo gawin? Hindi ako natatakot sa'yo, Serafin. Pepe, sa pagkakataong ito, dahil magpinsan tayo, hindi ko gagawin yan. Pero titiyakin ko sa'yo, mabubulok ka sa bilibin. Huwag! Tama na! Ayoko na! Patulugin mo na ako! Huwag! Tigilan mo na ako! Ayoko na! Hoy! Rokobar! Sigaw ka na sigaw! Haka mo na ako! Sinaya tao ulo niyan eh! Uuntok ko na ulo sa panir eh! Kosang huwag! Huwag na! Pagpasensyahan natin, ilang araw lang naman eh! Pabiyahin na yun sa munti! Gabi-gabi na lang eh. Nakakabwisit na eh. Tulog ka! Tulog na kayo. Sige, Pe. Pahinga ka na. Salamat. Naraw ang katawan niyan. Hindi mapagkatulog. Mabuti pa, i-recommendan natin sa mas magaanang trabaho. Diba, dapat madala ka sa ospital. Ayun na. Sige. Ayusin ninyo ang mga pilapil na hindi natapos kapon. Sige na. Sabi ko, konting takbo lang. Nasa Cavite na tayo. Tsaka pag di ka sumama, may iwan kang mag-isa dito. Paano yung gwardiya? May plano na kami dyan. Kami yung bahala. Let's go!
Kaya, puntahan natin. Lo! May sugat! Ha? May sugat? Ay, ang dami dugo. Patay na ba, ate? Hindi. Buhay pa yata eh. Tulungan ninyo ko. Dali natin sa bahay. Sige. Nakas ka, no? Tumakas ako dahil sa hindi ko na makayanan ang buhay sa munti. Pepe Saklaw nga pala ang pangalan ko. Taga-Nuevi Singa. Ako nga pala si Rosa. Siya naman si Ana, kapatid ko. At siya naman si Lolo Pedro. Napulot ka namin kanina sa Tumana. Maraming salamat sa inyo. Utang ko pala sa inyong buhay ko. Matulog ka na, Pepe, at nang lumakas ka agad. Ayoko ho. Takot ho kung matulog. Takot? Bakit? Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko mukha lang aking mga pinatay. Kailan ka pa hindi mapagkatulog? Sa pool pa ho nang ako'y pumatay. Ang ibig mo ba sabihin ay marami ka ng gabing hindi nakakatulog? Oo, matagal na. Ate, antibay pala niyo sa puyat. Pero sa araw naman siguro eh, nakakatulog ka. Oo, paminsan-minsan. Gusto mong makatulog ngayon? Lolo, susuntukin niyo ho siya sa panga para makatulog? Hindi, iha. O oras yun ang ko siya. Parang awan niyo naman, Pedro. Oras yun na niyo na ako. Sabik na akong matulog ng mahimbing. Alis na po ako, Ma'am Pedro. Meron akong pababaon sa'yo, Pepe. Eto, tanggapin mo. Palayuan naman. Para ano ito? Agimat yan. Agimat? Yan ang makakalunas sa iyong karamdaman. Sa paanong paraan? Sa bawat napatay mo, ay magbubudbud ka ng 7 butil na palay sa ibabaw ng kanilang puntod. At hindi ka namumultuhin pa. Nababasa ko sa tabas na iyong mukha na hindi ko kulangan sa 50 tao ang mapapatay mo pa. Ang dami ho naman. Hindi ka makakaiwas dyan.
yan ang iyong kapalaran. Ngayon, para huwag mangyari yan, ang kamatayan mo'y dapat maging maaga. Sa mapapatay mo pa, ay may isang lunas para huwag kang multuhin. Ang kanilang dugo ay gawin mong pang-antanda ng 2 beses, sabay usal na patawarin mo ako. Lolo, pag mamamatay na kayo, ipamanan niyo na yung sa akin yung palay niyan. Ana, hindi na mamamatayan si Lolo. May agimat siya. Pag-uugatan na yan dito sa mundo. Ang tao, may agimat man o wala, ay mamamatay sa kanyang takdang oras. Eh, Ma'am Pedro, alis na ho ko. Adios, hijo. Huwag mo sanang kalilimutan, Pepe, lahat na biniling ko sa'yo, hane? Oho. Marami pong salamat sa inyo. Hindi po ako makalilimot sa mga tulong na ginawa ninyo sa akin. Opo. Ma'am Pepe, may pulis. Magandang araw ho. May hinahanap po kami isang takas. Wala ho bang nagagawin ibang tao rito? Ma'am Pedro, alis na ako. Baka madami pa kayo sa akin. Rosa? Mag-ingat ka. Ana? Pepe! Bakit ho? Akin yung supot ng palay. Binabawi nyo? Hindi! Huwag ka na magtanong. Wala ng panahon. Akin na. Aanin nyo yan. Subo mo yan. Bakit ho? Madali. Basta't subo mo. Magandang umaga ho. Magandang umaga po naman. Meron ho kaming nahanap na takas ni Bilanggo. Hindi ba siya nagagawin dito? Wala ho kami napapansin ha. Oo, talagang wala ho. May nakita ho ba kayong ibang tao dito? Kilala ho namin lahat ng taong taga rito. Baka sa kabilang bari nagpunta yung taong hinahanap nyo. Salamat ho. Tana. Ma'am Pedro, alis na ako. Baka bumalik po yung mga pulis eh. Epe, etong palay mo. Pag-ingatan mo yan. Salamat. Ang may papayo ko sa iyo, kung babalik ka rin laman sa lugar ninyo, ipagpaliba mo na muna. Mahigpit ang paghanap nila sa iyo. Kanong nga ho iniisip ko. Tutuloy na ho. Adios. Rosa, Ana. Mag-ingat ka! Lo, may nakita ko kanina ang palay na nahulog dito, ho. Tapon mo yan. Yoko nga, gusto kong mawala. Ana? Ana! Ate, andito ako. Lolo, si Ana nawala! Huwag ka mag-alala. 1 minuto lang mawala yan. Babalik ulit. Ate, Lolo, nandito ako. Nay? Nay! Pinasusundo raw ninyo ako. Bakit ho? Nandito si Pepe. Bakit ka tumakas? Hindi mo ba alam? Lalo lang bibigat ang kasalanan mo sa ginawa mong yan. Hindi pa tapos ang laban namin ni Mayor. Bumalik ako rito para gumanti. Walang buting magagawa ang iniisip mo, anak. Magbagong buhay ka na lamang, kahit na sa ibang lugar. Tama si Inay Pepe. Kalimutan mo na yung paghihiganti. Siya pa, mahirap kalaban si Mayor. Ginawa niya akong kriminal. Pangangatawa lang muna. Kuya, delikado ka rito. Oras na malaman nila Mayor na naririto ka. Tsak na tatapusin ka niya. Sa ginawa niya sa akin, para na rin akong patay. Kaya isasama ko siya. Sa hukay na kinilalagyan ko ngayon.
Naku, Junior, baka makabasag ganyan. Hindi po. Basang-basa ka ng pawis. Ang daddy mo, wala pa? Wala pa po. Sige, maghanda na ako ng hapunan. Hindi ko gustong saktan kita, Junior. Galit lamang ako sa daddy mo. Marami siyang kasalanan sa akin. Papatay niyo po siya? Oo. Papatayin ko siya. Huwag po, huwag po. Kung papatay niyo po siya, kawawa naman po ako. Tsaka, kawawa rin mami ko. At tsaka, ba't niyo po siya papatayin? Di po ba? Magkamag-anak tayo? Junior? Junior? Si Pepe, parang awa niyo na. Huwag niyo papatayin daddy ko. Ha, si Pepe? Sige na, Junior. Tawa ka na ng mami mo. Junior, asan ka ba? Mami! Oh, ba't mo nalang ka? Saan ka ba galing? Ang si Pepe... Diyan lang kanina eh. Kulit na kulit, may hawak na baril. Mami! Kuya! Sila Kabo dumarating. Anak, andiyan sila Kabo. Ano gagawin natin? Salubungin ninyo sila, Inay. Sabihin ninyo wala ako dito. Pero Pepe, anong gagawin mo? Masasabihin mo wala ako rito. Ako bahala. Sige na. Bakit, Kabo? Pumunta kami rito para unahin si Pepe. Pumasok sa bahay ni Mayor kagabi. Pinagtangka niya si Junior. Pinagtangka? Anong pinagtangka? Para patayin. Pati si Mayor. Kailangan isuko niyo sa amin. Alam kong nariyan siya sa taas. Ilabas niyo siya. Wala siya rito. Huwag niyo na siya itago. Talagang wala siya rito. Hindi siya nagagawin rito. Buhat na siya tumakas. Wala pala. Panikin niyo bahay. Tika muna, Kabo. Meron ba kayong serswaran? Hindi na kailangan yun. Palikin na bahay. Hanapin niyo si Pepe. Mali ang gagawin ninyo. Hindi ko kayo papayagan. Anong hindi? Ha? Huwag! Tama na ka mo! Lalaban ka? Huwag niyo sa kananak ko! Bakit kailangan niyong manakit? Sinabi na sa inyo, wala rito si Pepe! Nagsisinungalin kayo eh. Halugugin ang bahay. O ano dali yun? Bakit ang tagal niyo dyan? Kabo, wala siya rito. Dadali na, Miss Tonyo. Bakit? Anong kasalanan na gawa ng anak ko? Lumaban siya sa batas. Dalin to. Huwag! Riga, bilisan niyo! Akamit! Bilisan niyo ko! Kabo, nakikiusap ako sa inyo! Huwag niyo sasaktan anak ko! O sige, baba niyan. Baba! Baba! Baba na! Ano ba? Ngayon, Tonyo, dito mo ipakita ang tapang... Bakit hindi ka ngayon lumaban? Ayaw yan. Sumasobra ka na, Kabo! Sumasobra ka na! Sigaw mo! Sigaw mo! Sobra ka lang ako! Kuya mo! Hayo ka! Hayo ka! Sigaw! Sigaw!
Gusto mo nang tumakbo? Ha? Sige, Panginoon. Takbo. Pag hindi kita tinamaan, ligtas ka na. Sige! Takbo, tayo, bilisan mo! Tayo na! Pare-pareho ugali ninyo mga kapatid. Dinadaan nyo sa init ng ulo. Lalo ka na, Tonyo. Mabuti hindi kanila pinatay. Sobra na yung ginagawa nila sa atin. Nay, may tao yata. Nay. Oh. Ano nangyari sa dalawang ito? Pepe, hindi ka na sana nagbalik dito. Baka masundan ka na naman nila, Cabo. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? Ginulpi ako nila, Cabo, na hindi kita maituro. Pinatakbo pa ako sa pilapil at pinagbabaril. Ang mga demonyong yun, ah. Talagang gusto lang away. Sino yan? Si Sarnento Perez to. Nandiyan po si Cabo, tsaka si Mayor. Narito, bakit? Si Pepe Saklaw na huli namin nasa munisipyo. Gusto mo pito, dali. Ano lupit ninyo sa hindi lumalaman? Pepe, huwag! Alis na ako, Mayor. Sige, Cabo. Pahinga na kayo. Diyan lang kayo. Pepe, huwag. Huwag. Ano man nagawa ko sa'yo? Patawarin mo na ako, Pepe. Sarapin, nagulong buhay ko ng dahil sa'yo. Ito na ang sandali na pinakihintay ko. Ang patayin kita. Pepe. Pepe! Ang dugo ng angkang Saklaw Montes ay nasa katawan niya ni Serafin. Kapag hindi mo nagawang magpatawad, ang kamatayan ni Serafin ay magiging mitya upang ang dalawang angkan ay maging magkalaban. Mula ngayon at sa mga suplim pang isisilang. At kung papatayin mo si Serapin, idamay mo na kami. Pagsabay-sabayin mo na kami. Pepe, ayoko nga kung sakin. Huwag mo papatayin ang daddy. Kawawa naman kami. Bagong buhay ka ngayon, Serapin. Pasalamat ka sa mag-iina mo. Napaglino nila ang aking pag-iisip. Hindi nga pala dapat pumatay na magsindugo.
Dalawang Philip na. Ale. Ano yun? Siya pa nga. Oh. Pepe Wong! Hindi mo na ba ako natatandaan? Ingo! Oo! Oh. Kamusta? Ito, mabuti! Pasensya ka na. Nagulat ako sa iyo eh. Puka. Salamat. Anong balita? Ayos lang. Alam mo, Pepe, matagal na kita hinahanap eh. Bakit? Merong taong gustong kumausap sa iyo. Si Boss, kanina ka pa iniintay. Sino ba'y kasama ni Ingo? Ang hina mo naman. Ang ibig mo sabihin, hindi mo kilala yon. Matagal na kitang kilala, Pepe. Nabilanggo ka sa salang pagpatay. Pareho lang yon sa trabahong ibinibigay ko sa'yo. Mahirap sa umpisa. Pero pagkatapos, parang baliwala na. Masasanay ka rin. Gusto kong linawin ang sinabi ninyo, Mr. Paredes. Kung nagawa ko man pumatay, meron akong dahilan. Bakit, Pepe? Nanginginig yata ang kamay mo. May sakit ka ba? Mamaya lamang wala na ito. Alam ko na. Nasabi na sa akin ni Ingo ang nangyari. Pepe, halika. Lumapit ka. Kagatin mo ito. Ha? Makukurinte ako niyan. Hindi ka maano niyan. Isang linya lamang ang binalatan ko. Ang masama, kung dalawang linya kakagatin mo, makukuriente ka. Para ka na sila elektrika. Sige, kagatin mo. Mr. Paredes, baka kumapano na ako niyan. Hindi. Garantisado yan. Gamot yan sa pagpapakalma ng nervyos. Ginagawa ko nung araw yan eh. Sige na. Oh, masakit eh. Konti lang yan, biglay mo. Makakabuti sa'yo yan. O ano, ayos ba? Ang katulad mo ang kailangan ko, Pepe. Sa katayuan mo ngayon, magkakatulungan tayo. Ginagaranti ako sa iyo, hindi ka malalapitan ng otoridad. Magkakamal ka pa na marami sa lapit. Kaya lang, pasamantala, lumikpit ka muna. Mainit ka ngayon eh. Doon ka muna sa Rosales. Meron akong bahay bakasyon nandoon. Mainipin akong tao, Mr. Paredes. Hindi magtatagal lang iyong paghihintay. Sa oras na kailanganin kita, ipasusundo kita kay Ingo. Pepe, siya si Tata Turing. Siyang katiwala ni Boss dito. Kamusta kayo? Kung ano man kailangan mo, sabihin mo lang sa kanya. Oh, paano? Alis na ako. Sige, salamat. Tata Turing, paala ka na sa kanya. Sige, Ingo. Sige.
Teka sandalit, pahanda kita ng pagkain. Huwag lang ho kakakain lamang namin, Ingo, sa bayan. Ganun ba? Salamat na lamang ho. Eh, tayo na sa loob nang makapagpahinga ka. Ang ganda ng lugar niya. Tinitiyak ko sa iyong magugustuhan mo dito. Sino yan? Yung pagkain nyo, nakahanda na. Sandali lang, ha? Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga naman. Pasensya ka na, naistorbo ko yata ang tulog mo. Hindi naman. Dinalan kasi kita ng almusal, eh. Baka kako nagugutom ka na. Siya nga pala, ako si Laila, pamangkin ako ni Tata Turing. Ako naman si Pepe, Saklaw. Dito ka rin nakatira? Oo, dyan, sa kubo sa likuran. Magtatagal ka ba dito? Isang buwan, dalawang buwan, maring higit pa. Depende yan sa gusto ni Mr. Paredes. Pero kung ako masusunod, kung maaari sana eh, dito na ako matira habang buhay. Sige, kumain ka na, bababa na ako. Siya nga pala, kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako sa kabila. Mo pala dyan, oh, eh. Sige. Ako naman, pasubok. Ganito. O, oh, dyan, dyan. Saan ba? Yung daliri mo sa trigger. O. Oh. Ah, sige, sipatin mo. O, yan. Saan? O, oh, alin? Sipatin mo mabuti yung lata. Paano ko sisipatin? Teka. O, paano? O. O, dito, dito. Ha? Tingin ka sa akin. O. Thank you.
Pepe! 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 Leila. Leila. Pepe! Dito rin muna tayo. Ha? Huli tayo ngayon. Naku, lagot tayo. Bisa na, dali. Dali ka. Pepe! Oh! Ayop kayong ko, ginulat mo ko. Akala ko si Manturingke. Oh, bakit napasugot hating gabi? Pinapatawag ka ni boss. Importante raw. Bakit daw? Wala naman binanggit. Pero sigurado akong trabaho yon. Trabaho? Hmm. Hindi ka ba nalulungkot dito? Malungkot nga eh. Lalo na kung nag-iisa ka. Nakakainip. Langiya ka, Pepe. Ha? Nakakainip, ha? Mag-isa. Sige na, bihis ka na. Bago ka malungkot. Sandali lang, ha? Magpapaalam ako. Ingo, ayos ba? Hmm. Ayos na ayos. May pera na naman tayo. Magandang gabi, ho. Magandang gabi naman. Oh, nainip ka pa sa paghihintay sa akin, Pepe. Ah, hindi naman, ho. Dito lang nga ho ako nagpahingi. Oh, wag mo ako alalahanin. Ipalagay mo na lang para sarili ang bayan na ito. Siya nga pala. Ito ang kabayaran sa trabaho mo. 5,000 ito. Tanggapin mo. Paano pa ako makakatutol sa'yo, Pepe? Andiyan na yan. Isa pa, 4 na buwan nang dinadala ni Laila. Ipangako mo lamang sa akin, sana
Huwag mo siyang pababayaan. Huwag ko kayo mag-alala, Mang Tutoring. Hindi ho ako magbabalik dito kung masama ang aking hangarin. Kailan mo naman binabalak isama si Layla? Baka bukas lang ho ng umaga. Kasi ho si Layla, marami po ho siyang gamit na ayusin eh. Eh, Chong, hindi ho ba kayo nagagalit sa amin? Ano pa nga ba magagawa ko? Nangyari na yan. Buntot mo, hila mo. Diyan na nga kayo. May nangyari na pala rito nang wala akong kaalam-alam. Naisahan niyo ako ron, ah. Pepe, si Toledo, kaibigan ko. Siya yung sinasabi ko sa'yo yung nangangailangan ng tulong mo. Oh, maupo ho kayo. Anong tulong ang gusto mo? Ako'y presidente ng isang maliit na samahan ng mga magsasaka doon sa aming bayan sa San Mateo, Isabela. At doon sa aming lugar ay mayroong isang sakim na sindero. Sobra-sobra na ang ginagawang paninikil at panggigipit sa aming paghahanap buhay. Masyado na hong perhisyo. Napagkaisahan namin sa samahan na magkontribusyon. Ito nga hong pere. 5,000 na nakalap ko para ho sa inyo. Ano ba ang gusto mo mangyari? Makakusap ni Don Ramon. Bakit daw? Marami akong ginagawa eh. Sandali lang, pagbigyan mo na. Bakit sa loob pa? Ewan ko, importante daw eh. Huwag kang matakot. Sige na, Rupo. Iwan mo na siya.
pasok, Iha. Dito tayo mag-usap sa loob. Bakit mo, Don Ramon? Ano ba talagang kailangan niya sa akin? Ikaw ang kailangan ko. Wag mo! Talaga palang hayop ka. Dapat ka lang mamatay. Don Ramon! Don Ramon! Pasensya ka na, pare. Kasama ka sa kontrata. Pepe, bakit ka napasyal? Ah, magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Kaparte ninyo. Para saan ito? Wala naman akong pinatrabaho sa iyo. Pakiusap po sa akin ni Ingo yan. Eh, sino naman ang niyari mo? Isang tarantadong asindero. Di mo na ako dapat partihan. Wala naman akong kinalaman. May usapan tayo, Mr. Paredes. Sa bawat trabaho ko, may porsyento kayo. Kaya kahit hindi nyo alam, hindi ko kayo lulukuhin. Talagang bilib din ako sa iyo. Lalaki kang magsalita. Pero sa pagkakataong ito, ipinaubaya ko na sa iyo ito. May binitiwan akong salita. Sa inyo yan. Kung gusto nyo, dagdagan nyo na lang ang commissioning ko. Tutal siya naman na nagbigay sa akin ng trabaho. Eh. Paano, boss? Lalabas muna ako. Magdadalawang buwan na itong anak mo, bago mo kami nadalaw dito. Lagi ako nagpapasabi kay Tata Turing, ha? Hindi ba kayo nakikita? Hindi. Paano naman abala ako sa trabaho? Trabaho? Pepe, huwag ka na magkaila. Alam ko na. Kaya pala sa rest house, puro pagsasanay sa baril ang ginagawa mo. Dahil sa trabaho mo, kailangan lagi kang asintado. Layla, huwag mo kong pilitin na magtapat sa iyo. Sapat na yun na bubuhay kayo ng maayos. Kahit ako'y madalas na malayo sa inyo. Paano kung matatanggap ang buhay na sinasabi mo samantalang may lumuluha sa pagkawala ng minamahal nila? Pepe, tatanggapin ko ang perang ito kahit alam ko masama ang pinanggalingan dahil kailangan namin mabuhay. Boss, ilan litro ba ikakarga? Lagyan mo ng 10 litros. Magkano yung pare? Ilan litro ba pinakarga ninyo? Hold up ito! Labas lahat ang pera mo. Wag mo! Kakaunti lang ang benta namin dito. Dali ka! Dali! Pabutak mo yan! Panayin mo! Sa ginawa mo sa akin yan, dapat sana ipatayin kita. Patawad po! Huwag ko ninyo akong patayin! Nabigla lang po ako. Pero huwag ka matakot. Pera lamang ang kailangan ko sa'yo. Hindi ang buhay mo.
Labas mo na lahat ang pera mo. Sige na! Wala na ba? Wala na ho. Si Governor Almonte ng Bicol ang susunod mong ililigpit. Medyo delikado ito. Dahil hindi siya lumalakad ng walang bodyguard. Hugoy, sa Bicol pa pala ako pupunta? Hindi na kailangan. Madalas siyang lumuluwas ng Maynila para hasikasuhin ang mga papeles niya sa GSIS. Doon mo na lamang siya abangan. Boss! Triple ang presyo ng kontratang yan. Dahil malaking tao siya. Para sa akin, pareho din siya na iba. Isa rin ang buhay niya. Isang bala lamang sa ulo. Tama na. Paano? Ako na lang papanig sa itaas. May wala kayo dito. Oo, Pepe. Yung mga kilos niyo, konting Pino, ha? Pamahalta kayo. Reglado. Gov, for approval, ho. Thank you. Gusto niyo yung coffee, sir? No, thank you. Dumating na ba Santi dyan? Wala pa ho, sir, eh. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na siya mahihintay pagkat meron pa ako importante yung lakad, eh. Pero bukas, tatawagan ko siya ng maaga. Yes, sir. Barito opsina ni Gov. Ah, doon ho. Gov! Ayun ho pala siya. Attache case niyo, naiwan niyo. Ah, thank you. Good morning, Gov. Good morning. Halina kayo, sumabay na kayo. Huwag na lang. Sige na ho, meron pa kami hinihintay eh. Gob. Bakit piho? Pagpasensyahan po ninyo ko. Ako po yung napag-utusan lamang na patayin kayo. After the shooting, the suspected gunman reportedly ran away from the elevator and lost himself among the panicking crowd. Initial investigation revealed that a gun-for-hire syndicate might be behind the assassination of the Bicol governor. Combined police and military investigators were thrown into the hunt. Paano, boss? Papalis na ako.
Pepe, mabuti na yung nag-iingat tayo. Kaya ako binalak na magpaminila ka muna. Alam kong hindi iisipin ng mga otoridad na doon ka mananatili. Sapagkat tiyak, nahahalugugin nila ang buong Nebaisiha. Lalong-lalo na mga pugad ng mga hired killers dito. Matagal-tagal din siguro hindi tayo magkikita. Alam niyo, ayaw kong malagay kayo sa peligro. Kaya dapat lamang na umalis ako. Salamat naman at naintindihan mo ang ating sitwasyon. Boss, kapag ako kinadisgrasya nila, maasahan ninyo, wala akong isasabi kahit sino man. Salitang lalaki yan. Pare Ibarra! Pare! Pare Ibarra! Sino ba itong kaya aga-aga eh? Parang Pepe mo! Aba, ikaw pala parang Pepe! Halika! Halika! Doon tayo sa loob! Ginulat mo ako ah! Halika! Upo tayo! Napakalaki na pinagbago ng lugar mo rito sa Pasay. Kamunti ka lang di makita ang bahay mo ah. Mabuti naman napasel ka rito. Pare, madalas kitang mabasa sa dyaryo. Sikat na sikat ka na ngayon. Oh, ano ba atin? May konting problema eh. Makikiusap sana ako sa'yo na kung maaari, dito muna ako titira. Oo, yun lang pala. Bakit? May problema ka ba? Meron. Mahabang salisayan. We have codenamed this operation Project Lion. Our primary objective here is to get Jose de Luna Saclaw, dead or alive. Saclaw has been pinpointed as the assassin of acting Governor Almonte. He is also the alleged gunman of prominent persons in Nebaisiha, Tarlac, La Union, Baguio, and Isabela. Mapanganib ang tao ito sa ngayon. Walang makapagturo kung nakakaalam kung saan siya matatagpuan. As we launch Project Lion, a massive manhunt for this man will cover the entire Central Luzon. Lieutenant Gamboa, Lieutenant Cortez, you are my perfect choice for this operation in Manila. Do you have any question? None, sir. Good luck. Dario! 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 Pepe! Pepe! May mga pulis! Ano yun? May mga pulis! Ha? Pwede mo ba kuseta? Kahit anong mangyari sa kanto tayo makikita. Oo! Bakit to?
Asan si Pepe? Sabi ko naman sa inyong wala akong nalalaman eh. Sir, siya may-ari ng bahay, pero ayaw turo kung nasaan si Pepe. Eh, totoo naman ako yun eh. Talagang wala akong nalalaman sinasabi niyo eh. Bueno, kung ayaw mo magtapat, hindi ka namin pipilitin. Pero ito, tandaan mo, sa oras na mapatunayan namin na nagtatago ka ng kriminal, kinitsa ko sa'yo para urusahan ka ng batas. Yan, oh. Diyan tayo. Pare, tena sa loob. Ngayon lamang ako nakarating dito. Ano bang lugar ito? Ito ang Barrio Tugatog. Malabon? Oo. Pasok ka. Tiga pare, tuloy ka. Pasensya ka na, dumiri ito eh. Kanino bang bahay ito? Sa akin to. Taupahan ko. Kaya lang, matagalan na bakante. Pagtyaga mo na ito, pare Pepe. Dito, mahirap ka nilang matuntun. Pare, pwede bang humingi ng pabor sa'yo? O di tayo, pare. Basta ikaw. Ano ba yun? Kasi, walang-wala na ako ngayon eh. Gusto ko sana, pauwiin kita sa ating probinsya. Ipasusundo ko sa Isinggo. Ano ang sabihin ko sa kanya? Sabihin mong, gagawa kami ng pera. Bawal magdala ng baril dito sa loob. Anong bawal? Lisensyado ito. Dinadala ko lamang yan para sa aking proteksyon. At saka nagpunta ako rito para magdeposito ng maraming pera. Teka. Mukha bang hold up at mukha ko takis sinisita mo? Hindi ho, kaya lang eh. Hindi naman pala eh. Yan o, patakaran namin dito. Patakaran? Hold up ito! Akin na yan! Teka! Okay, punuin mo yan. Oh, ikaw, lagay mo lahat dito yan. Bilisan mo! Ano ang ginagawa mo dyan? Bangon! Lagay mo sa sabat! Bangon! Bilisan mo! Buksan mo ang ball. Hindi ko umaari. Buksan mo! Hindi ko umaari kasi... Bakit? Eh, hindi ko alam ang kombinasyon. Hindi ba ikaw manager dito? Hindi ko. Nasaan ang manager mo? Lumabas ko. Umattend ko ng meeting sa main office. Eh, bakit ka nakaupo sa silya ng manager, tarantado? Limasin ninyo lahat ang pera. Dali kayo! Ma? Ba't kayo umiyak? Natatakot po ako sa inyo eh. Sige, sige, dali! Mama! Mama, magbibidro sana ako dahil ang anak ko ay may sakit. Eh ngayon, wala na huyata laman ng bangko, ubos na. Hoy, ano ba? Kundi, bilisan nyo! Dyan na! O yan, sa inyo na yan. Marami po salamat. Sige, labas na kayo! Dali, dali! Dali!
Sino yan? Si Pepe, inay. Toño, Toño! Nay, bakit to? Ang kuya mo. Pepe! Inay. Toño, magbantay ka muna doon sa ibaba. Oo, kuya. Kamusta, inay? Mabuti naman. Pasensya na kayo sa akin, inay. Hindi ko kayo nadadalo ng madalas. Alam naman siguro ninyo ang kalagayan ko. Inay, may konti akong pera para sa iyo. Mabuti pa hindi ka na tumakas, anak. Kung nasa kulungan ka, hindi ka mapipilitang pumatay para mabuhay. Si inay naman, naniniwala sa mga balibalita. Hindi totoo yun. Hindi balibalita. Bilang ina, hindi ako maaaring magkamali. Dito. Dito nang gagaling ang nararamdaman ko yun. Pepe, tumigil ka na. Alang-alang sa akin at sa iyong anak. Sa palagay mo ba, inay? Mabubuhay pa ako lang tulad ng isang ordinaryong tao? Hindi na ako tatanggapin ng lipunan. Ang tatanggap lamang sa akin ni Muntinlupa. Ang madilim na bilangguan. Pero ayoko na doon. Dahil sa ginagawa mo ngayon, buhay ka pa, kalahati ng katawan mo sinusunog na sa impyerno. Tumigil ka na, Pepe, habang may pagkakataon pa. Anong pagkakataon? Ang mauli sa pamilya ko ang naging buhay natin noon? Na kaming magkakapatid ay pinibigay mo sa ibang tao para lamang kumain. Para mabuhay. Ikaw ang bahala. Pagpatuloy mong gawain mong yan. Pero kahit kailan, huwag kang magtangkang bigyan ako ng perang may bahid ng dugo ng iyong mga pit. Kano ang presyo mo para sa kanya? Miss? Ayoko lang sanang pumatay ng tao eh. Pero subo na yata ako sa halang buhay kong to. Ang presyo ko, 10,000. May pawan ng bayad na 50%. Yung balance eh. Pagkatapos na. Payag kayo? Shoot! Boy, ang pera. Magkano, boss? 5,000. Ito, boss, ang 5,000. Abot mo. Ito. Bukal! Globe! Panero! Tusta kayo! Sipi. Sumalangit tawa ang iyong kaluluwa. Inay, eto na ho.
Kuya Pepe mo, ando no sa itaas na tutulog. Halika nga ng madali ito. Oo. Oh. Nakapaan mo na ba to? Oo. Oh. Inay, matatagalan mo bang pagbabakasyon ng Kuya Pepe dito sa atin? Hindi naman. Mga 3 araw siguro. Kala ko ba kinapaan mo na to? Ano to? Palay. Ba't nagbabaon ng palay ang Kuya Pepe mo? Di ba sa bungero si Kuya Pepe? Pakaw sa manok niya yun. O sige na nga, patuka mo na lang sa manok. Basane, palitan na lang ang tuyo. Oo. Esther! Yung inubad ko mga damit? Lalaban ko kasi marumi na eh. Wala naman butas tong kulungan mo ah. Bakit nawala ang manok? Eh basta ho kitang-kita ko, unti-unting nawawala eh. Kester, yung suputay itim na may lamang palay. Eto kuya oh. Nasaan ang laman? Pinakain ko sa manok. Alam mo kuya Pepe, nung kinain ng manok, bigla na lang nawala. Eh, ano bang klaseng palay yun? Parang merong magic ang palay mo, Kuya Pepe. Ana! Pa! Si Kuya Pepe! Rosa! Uy, ganda! Salamat po! Para sa'yo, Rosa. Salamat. Lolo Pedro muna saan? Patay na siya. May 4 buwan na nakakaraan. Kawawa naman. Nakikiramay ako sa inyo. Sana nakadalaw ako muli dito bago siya namatay. Ikaw eh. Hindi ka man lang dumadalaw dito. Oo nga kasi maraming problema eh. Pasensya na kayo. Rosa, naalala mo ba yung palay na ibigay sa akin ng Lolo Pedro mo? Ah, alam ko yun. Yung palay na may agimat? Yun nga. Eh, si Lolo Pedro lang nakakapagbigay nun eh. Kasi, ang palay niyon ay may orasyon. Di ba, ate? Naubos na ba yung palay na binigay sa'yo ni Tata Pedro? Oo eh. Kasi may nagkamaling pinituka sa manok. Sayang. Kung buhay lang si Lolo, walang problema. Paano yan? Kailangan mo yun, di ba? Oo, pero hindi na bale. Ang naalala ko ngayon, ang kalalagayan ninyo magkapatid. Nag-iisa na kayo ngayon. Hindi naman. Sanay na kami rito ni Ana. Hindi mo masabi ang pagkakataon. Pag may nakakita sa inyong ibang tao na baka pag-interesan ka, sa ganda mong yan. Oo nga, ate. Tama si Kuya Pepe. Maraming tarantadong tao ngayon. Nakakatakot. Gusto ko sana, Rosa. Ilayo ko sa lugar na ito. May paglilipatan akong bahay para sa inyo. Payag ka? Ako, payag ako. Ikaw, ate. Pepe, ano naman ang maging katatayuan ko sa'yo? Thank you.
Mag-iingat ka, ha? Oo. O, paano? Siguro sa makalawa na lamang ako babalik. Oo, sige. Basta bawag mo kaming kalilimutan, eh. Kuya Pepe, uwihan mo akong chocolate. Sino siya? Ah, yun. Hindi ko naman siya kilala, eh. Pero, madalas siya dumaan dito. Siguro hindi kalayo ng bahay niya rito. Kailan ba? O, sige. O, sige. Alfon, napabilis yata ang pagbabalik mo. Akala ko ba eh, dalawang linggo ka magbabakasyon? Oo nga ho. Kaya lang ho ako nagbalik. Para ibalita ko sa inyo na nakita ko yung pamatay kay Governor. Doon ho sa lugar namin. Natitiyak mo? Oo. Bumalik kayo doon at patayin. Gusto ko nang matapos ng kawalang iyan ng pepping sa klaw na iyan. Baka naman pwedeng huwag ka nang tumuloy. Dito ka na lang. Hindi, maaari. Importante yung tao yung kakausapin ko, eh. Ang tagal niyo naman. Ayan, lumamig na to yung mga pagkain. Hindi na ako kakain dito. Kasi meron pa akong kompromiso na pupuntahan. Aba, sumubo ka naman kahit konti. Baka magutom ka. Hindi na lang, mahal. Kainan din ang pupuntahan ko, eh. Uwi ka ba mamaya? Saan? Saan pa? E di dito. Sige ka, pag hindi ka umuwi, hindi mo na kami makikita. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Teka, saan ka naman magtatago para hindi kita makita? E di saan pa? E di sa langit. Doon kami magtatago, malayo yun. Oo, sige. Basta ako'y babalik agad. Ingat ka. Uwi Kuya, ka agad. Ate, ikot na muna natin ang mga plato. Baka madiskrasya si Kuya. Oo nga naman. O sige, ikot na namin para hindi ka mag-strike. Lahat dyan, ha? Lahat! Oo. Ingat! Halika, tingnan natin. Halika! Bakit, Pepe? Ewan ko ba? Puno naman ang gusalina, malakas ang baterya. Hindi ko maintindihan ito, eh. Oh, bakit mukhang natutuwa ka pa dyan? Buti nga, hindi ka makakaalis. Hindi ba naman sinabi ko sa'yo na may importante akong kompromiso? O sige na, pasok na, ipagpatuloy nyo na pagkain. Pupunta lamang ako sa bayan. Bakit, Kuya? Bibili ka ulit ng bagong kotse? Hindi, hahanap lamang ako ng mekaniko. O sige, pasok na. O sige. Tiyak na riyan si Pepe. Tapos siya ngayon. Gabi na. Baka hindi nilalabas yun. Maaari bang hindi? Ito magpapalabas sa kanya. Huwag ka na maglalaro pagkakain, ha? Matutulog tayo na maaga. Manda kayo. Thank you.
Rosa! Ara! Ara! Sino ba rin sa inyo? Yung taong malimit naman sa harapan na natin. Rosa! Lolo Dagul, napasyal ka. Bakit hindi mo kasama si Grat? Wala eh. Umuwi na sa kanyang talya sa kabanatuan. Eh ikaw, anong balak mo? Gusto ko na rin umuwi sa amin sa San Matias eh. Meron akong kapirasong buki rin doon. Kung inakala mo, delikado ang katayuan natin. Umuwi ka na. Ako naman, dito na lang. Bahala na. O sige, tuloy na ako. Okay, ingat ka. Saan ko matatakpuan ang dalawang pangsama? Hindi ko alam kung nasaan sila, Pepe. Hindi mo alam? Ayaw mong magsalita? Tama na, Pepe! Mamatay na ako. Talagang ayaw mong magsalita? Si Dagul, nasa kanyang bukid, sa San Matias. At si Kirat, nasa kanyang talyer sa kabanatuan. Bebe! Tama! Thank you.
Boss, Mr. Robles. Ikaw ang matatapos ngayon. Dahil sa akin, napahama kayong dalawang magkapatid. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ang mga buhong na pumatay sa inyo ay pinagpapatay ko na rin. Sinunog ko pati ang kanilang mga kaluluwa. Aalis na rin ako bago mag-umaga. Doon muna ako sa Malabon. Hindi ka ba titigil ng katatakbo? Katatago, Pepe? Hindi ka pa ba napapagod? Kung alam mo lamang, Leila, kung alam mo lamang. Lalo-lalo na ako kinag-isa na nag-aalala sa iyo. Kung kaya ko lamang burahin ang lahat na nangyari sa buhay kay gagawin ko, wala akong ititira kung hindi ang ating pakikilala. Ang atin si Junior. At ang dinadala mo ngayon. Pepe. Nang mapasok ako sa ganitong uri ng buhay, alam ko marami akong sakripisyo na dapat gawin. Nang mawalay ako sa iyo, sa ating anak, lumiit ang daigdig na aking ginagalawan. At nagmisto lang hayop ako sa pagtugis ng mga may kapangyarihan. Pagod na ako, sumusuko na ang katawan ko sa hirap. Hoy! Ano yan? Huwag natin tigilin niya, pare. Huwag yun nakuni sa akin to. Huwag! Ano ba ang katarantadoon niyang pinagagagawa ninyo? Mama, tulungan niyo ako. Kinuha na nga ako nilang lahat ang kita ko eh. Gusto pa nilang kainin ng tinda ko. Bayaran niyo ang lahat ng kinain niyo, ha? Anong bayaran? Kabago-bago mo dito, pumapapil ka. Sinabi ko sa inyong bayaran ninyo eh. Talagang pakilamero ka! Tawa mo yan. Tabi doon. Sige, helera kayo dyan. Go! Bangon! Ugo. Boss, hindi na ho. Hindi na ako may ulit. Mahilig kayong kumain ng libreng balot. Boss, hindi na ho. Boss. Hmm? Danga! Danga! Ikaw! Danga! Bawa po kayo sa akin. Nanga! Hindi na ho maulit. Patawarin nyo na kami. Nanga! Lamunin mo. Sige, lamunin nyo yan. Pati balat. Pira.
Ano ba talagang ambisyon ninyo, ha? Maging kriminal? User? Hide killer? Magnanakaw? Walang kwenta yan. Mga bata pa kayo. May pagkakataon pa kayo magbago ng ambisyon. Sige na! Umuwi na kayo! Boy Alika. Ito ang bayad sa mga balot na kinain nila. Salamat ho. Hindi ka na nila guguluhin. Sige na, umuwi ka na. Ako na ho. Ito, maraming salamat. Salamat din sa'yo. Sige ho. Balut! Pinay balut! Bumaba ka! Tena. Sige na, Pepe. Bakit mo pinatay si Governor Almonte? Mabuti pa umamin ka ng saklaw. Anong dahilan pinatay mo siya? Hindi akong pumatay sa kanya. Sino nagutos sa'yo? Para patayin siya. Hindi ba't ikaw rin ang pumatay kay Governor Pelizardo ng Tarlac? At sa kasama niyang piloto? Hindi ba binayaran ka para gawin yon? Kukunin ka na ng MBI dito bukas. Kung ako sa'yo, magsasabi ako ng totoo dito sa saklaw. Dito ka na umamin. Baka matulungan ka pa namin. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Thank you.
Cloud. Bakit? May isang taong gusto makipag-usap sa'yo. Hindi namin kayang tanggihan. Baka makatulong sa'yo. Ano ang pangalan niyo? Makikilala mo siya pag nagkahanap kayo. Pupunta ba siya dito sa akin? Hindi. Tayo pupunta sa kanya. Bakit hindi siya na lang pumunta rito? Hindi siya basta tao. Kaya kailangan dalhin ka namin sa pinto. Buksan ang pinto. Halika na. Halika na sa club. Baka mainip yan. Halika na. Labas na dyan. Sandali lang. Saan ba tayo pupunta? Nasa labas ang gusto makipag-usap sa'yo. Halika na. Setyembre 1969, eksaktong 42 araw matapos mahuli siya sa Tugatog, Malabon. Nagwakas ang madugong buhay ni Pepe Saclaw. Ngunit naiwan sa isipan ng ibang nakakaalam ang isang katanungan. Ano at papano siya namatay? Ito ang ikalawang bersyon at opisyal na report ng mga otoridad.
10 oras pa bago tuluyang mamatay si Pepe Saklaw at maisara ang isa pang marahas na kabanata sa buhay ng isang kriminal. Minsan pang napatunayan na ang nabubuhay sa karahasan ay sa karahasan din magwawakas. At kung ano ang totoo at tunay na pangyayari ng kanyang kamatayan, kayo na ang bahalang humatol.